Hi guys! So, ayun, nandito pa ako sa condo ng friend ni Mama. Hintay ko pa sila, ang tagal nila actually. Kasi pupunta na kami sa bus station para sa trip namin to Malaysia. So, itinerary namin, first stop is yung Batu Caves nga, as mentioned in my Singapore vlog. Batu Caves, Petronas Towers, Petronas Twin Towers, KL Tower, and then check-in sa hotel. Kasi yung flight namin ng boyfriend ko is at 3 a.m. So, bale, one day lang talaga kami sa Malaysia. Matutulog kami ng konti or matutulog ng saglit dun sa hotel. And then, bye-bye na. So, ayun. I'll see you guys in Batu Caves. In Malaysia, and our first stop is the famous Batu Cave with an S. So, pakita ko sa inyo. Ayan siya. Before kasi, hindi to rainbow stairs. And sobrang swerte lang namin kasi ngayon kami pumunta na rainbow stairs na siya. Bago kami mag-picture-picture and then pumunta sa loob ng tower. Ayan. Nasa loob kami ng Petronas Tower. May Gucci guys. Tingin pera. Tingin pera. Mali akong Gucci. Hi guys! Talk. Now we're going to KL Tower. Naligaw kami guys. Ayan na naman kami. Naligaw na naman. Masaya yung oras. Masaya yung oras namin kasi flight namin yung gabi na. Pero pakita na kami. Lalakad pa kami. Medyo malalayo pa.
sa loob ng KL Tower. Hinihingal na ako kasi kanina pa kami naglalakad. Tapos naligaw pa kami doon. Kasi napakalapit lang ng Petronas Twin Towers dito. Pero ibang way yung dinaanan namin. Kaya napalayo kami ng sobra. Tapos nagbus na lang kami pa uwi. Ayun, bibili ng ticket sa mga. Kami nakapag-book ng clock kasi kapag nag-book kami masasayang din siya and wala talaga to sa plan na pupunta kami ng KL Tower kasi ang plan lang talaga namin Batu Caves tapos Petronas Twin Towers and then check-in ng saglit pahinga saglit sa air sa hotel din diretso na sa airport so ayun lang. Kakain lang kami dito saglit. Tapos uwi na. And then, uwi na din ang pinas. Hi guys! Nandito ko na kami sa hotel namin. So, we checked in at the Face Suites. Nag-book kami online. And then, pakita ko sa iyo yung room. International Airport. Pauwi na kami ng Pinas. Nakakasad kasi back to reality na naman. Work na naman. Kailangan na naman mag-work, work, work para makapag-travel, travel, travel. So, sobrang saya niya kasi madami na datatak yung passport niya. Yun lang ba yung habol niya? Ayaw niya dun sa Hong Kong tsaka sa Macau kasi wala lang tatak. Hindi na nagtatak dun sa passport. Gusto ka dito, babe? Okay. Collection sa tatak. May kukulik daw kasi siya ng tatak ng passport. Sa second. So from the hotel, dumiretso na kami dito. Nag-grab kami. Binayaran namin 77 Malaysian ringgit. So kung i-convert siya sa peso, magkano 'yon? 780. Ayan. 77. Kinabar ko mga 800. Nasa around 800 plus. Mahal siya, guys, kung tutuusin. Pero sulit na din siya kasi kung mag-express train kayo papunta dito, mas mahal. Although mas mabilis daw 'yon. Pero hindi din kasi namin alam yung paano magte-transfer ng train. So nag-grab na lang kami para mas convenient and mabilis din naman yung grab. Nasa dumating na kami dito, mga oh my god, nasira yung bag ko. Babe. Anya ni. Kasi nasira yung bag ko. Okay, inis. Ayun. Nag-grab kami kasi nagising kami ng late, 2:30 na. Kinailangan na namin pumunta ng airport kasi 6 a.m. yung flight namin. Or 6, basta mga past 6. Tapos, kung mag-express train kasi mas mapapamahal ka, although mas mabilis siya, mas mahal siya ng 50 ringgit more, mga ganon. So, grab na lang para mas convenient and medyo mabilis na din naman. Tapos na kami sa immigration, tapos na din sa pag-check-in. Malamang, mauna kasi yung check-in, di ba, sa kaysa sa immigration. Tapos nandito na kami sa boarding gates namin. Yung boarding gates na nakalagay dun sa boarding pass.
gate L9. Tapos nung pumunta kami doon, nag-change pala. Kung dito kami sa gate L6, naghihintay kami dito. Ayun. Pero wala nang upuan, so nandito na lang kami naka-squat. Okay lang din naman kasi malinis na naman. So ang masasabi ko lang sa Malaysia, maganda siya. Maganda siya. Ang Malaysia ay maganda. It's truly Asia. Ano masasabi mo sa Malaysia? Maganda. Tapos? Maganda. Enjoy naman, kaso mainit na. Oo, sobrang init dito guys, mas mainit sa Pilipinas. Yun din yung cons. Tapos isa pang cons na masasabi ko ay yung sa food. Kasi hindi ako sanay sa yung amoy ng food nila. Basta iba yung amoy. Kung makakapunta kayo dito, iba yung amoy talaga. Hindi ko carry. Ayun. Tapos yung sa pros naman, mura dito guys. And then, convenient din yung mode of transport. Tapos meron silang pa-free bus doon sa KLCC. So, yung pa-free bus nila within KLCC lang ata. Or hindi ko alam kung lalabas ng KLCC. Hindi ko alam kung sa KLCC ba. Ito siya, nag-ano siya ng snow. Gusto siya makapunta ng snow. Sabi ko sa kanya, sa susunod, iipon muna kami. Ayun, before kami nag-Malaysia, we went to Singapore. Maganda yung Singapore guys. Kaso yun nga, mainit din. Pero mas mainit dito sa Malaysia, promise. Or para sa akin lang, mas mainit talaga yung Malaysia. Maganda yung Singapore kasi malinis, disiplinado yung mga tao. Hindi kagaya sa atin. Ayun, ano pa ba sasabihin? Paano ko ba i-close yung vlog na to, babe? Hindi niya ako pinapansin kasi nag-upload siya ng video. So, ayun ang stories. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please... Subscribe. Please subscribe to my channel. And please also comment down your reactions to this video or anything that you want to comment about me or this video. Feel free to comment it down below. Thank you so much guys for watching and I'll see you guys in my next video. Bye!